What is up guys, welcome back to my channel. Let's contest po ulit for another vlog po natin. So in this vlog guys, isi-share ko lang po sa inyo yung pinapagawang bahay po namin na misis ko, no. So kung napapansin nyo guys sa likuran ko, ayan. So yan po yung pinapagawang bahay po namin ngayon. So ngayon po, stop po muna kasi kakatapos lang din po namin magpagawa dyan sa loob ng division para sa kwarto po namin, no. So sa vlog na to guys, pag-uusapan natin kung magkano yung nagastos namin lahat-lahat, pati na yung mga presyo ng materials, cost of labor, at kung ano po yung mga makikita natin dyan sa loob mamaya, no. So kung bago pa lang kayo guys sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell below para po ma-notify po kayo sa mga upcoming videos po natin, okay? So wala na po, ligoy-ligoy pa, let's go! Ito na po yung pinapagawang bahay po namin guys, no. So kung napapansin nyo guys, kala nyo is mataas pero mababa lang yan guys, no. Kasi yung level po ng lupa na pinagtatayuan yan is mas mataas po kasi sa level po ng kalsada. Kaya akakalain nyo na mataas siya. So yung sukat pala nito guys, yung sa harapan po natin is 20 feet. So magmula po dito sa gilid hanggang doon sa taas is 25 feet po yan, no. Ito yung sinasabi ko kanina guys na mas mataas po yung level po dito kasi mas mataas po to sa kalsada. Yan po is yan po yung bahay ng tiyahin ko. Sa kabila naman guys, kinananay po yan. So dyan po kami ngayon nakatira, no. So dito lang yun, lang yan guys pagkalabas po namin dito. So ito na po, no. Ayan. Okay. Napapansin nyo guys, hindi po kami dito naglagay ng main entrance po dito sa harap kasi sabi doon ng mga matatanda, yung mga superstitious belief is pangit daw yung pag andyan po yung main entrance yung na nakaharap po dito sa kalsada, no. So kaya yung ginawa na po namin ni Mrs. is dito na lang po kami naglagay ng main entrance sa gilid. So sa future, kung may budget na naman, is magpapalagay na lang kami dito guys ng terrace, no. Yan, yan. Okay. So yung design pa lang dito guys is kami na rin po ni Mrs. yung nagdrawing dito, yung mga basic na drawing lang sa papel. Ayan. So yung unang design po namin is dalawang room po, pero nung huli is nagdesisyon na lang po kami na iisang room na lang po, no, para medyo mas malaki po yung kwarto po namin. So ito po yung side view niya guys, no. Ayan. So hopefully this year po is makapagpabubong na po sana kami, no, kasi sabi daw ng foreman namin pangit daw pag hindi pa to na palagyan ng bubong kasi yung hollow blocks po guys is napupudpud po sa ulan at saka sa init, no. Kaya kung maaari lang daw po, kung may budget po kami, is talagang kailangan na talaga na palagyan ng bubong. Okay? This coming April po, mag 1 year na po to na pagpagawa po namin, no. Kasi hindi naman po continuous yung pagpagawa po namin. Kumbaga kung kailan lang may pera kami, saka lang kami magpapagawa. Hindi naman po kasi buo yung budget po namin. Ayan. And then, so, dyan po sa likod, dyan na po kami magpapa-extend ng kusina po namin, no. Tsaka CR. Okay. So, pasok na po tayo guys sa mansion po namin. Ayan. So, ang ganda lang dito kasi guys, kasi makikita nyo po dito yung mga bukid, no. Kumbaga yung pagkagising mo sa umaga. Halimbawa, pagkagising mo sa umaga, magkakape-kape ka dyan sa terrace, kumbaga yan. Makikita yung mga bukid. Ayan, diba? So, kumbaga may view talaga guys, no? So, akat po muna tayo dito. So, medyo mataas po to guys. Yung nagamit po namin dito panambak ng lupa, ito guys, tatlong dump truck po to, no? Pero dito sa loob ng kwarto is hindi pa po namin napalagyan kasi kumbaga sakto lang yung tatlong truck dito sa loob. Ayan. So, ito yung bagong pagawa namin guys. Palikwarto na po namin to. Tsaka yung center beam, kung napapansin nyo guys, may mga formas pa po dyan ng, sa center beam. Ayan. So, ikot po tayo. So, ito po yung kwarto po namin guys, no. So kung napapansin nyo guys, meron pong pintuan dito tsaka dito kasi yung mangyayari po dyan po yung CR namin para po halimbawa pag nag CR po kami, hindi na po kami dito lalabas, no.
Kumbaga, dyan na lang po kami papasok. And then, dito sa bandang huli, sa future guys, maglalagay din rin po kami dyan ng another na pintuan para po sa kagamit, okay? Kumbaga, dalawang pintuan yung CR po namin guys, no? Okay? So, ito po yung room pa namin. Ayan. So, wala pa po itong lupa na guys sa tambak, no? Ayan. So dito sa likod guys, dito po kami mag-extend ng kusina po namin. Ayan, dito pa. Kasi pag dito guys, masyadong maliit na yung space, no? Kaya dito na lang po sa labas. Okay. Pero sa ngayon po, uunahin po talaga namin yung pagpapagawa ng bubong. Okay. So, huli na po yung mga CR na yan, tsaka kusina, no? So marami pa nga mga kawayan guys kasi hindi pa pwede ito tanggalin. Kasi pag gumawa po sila ng bubong is magagamit pa po nila nito. Ayan. Ayan. So ito yung sinasabi ko guys. Ayan, diba? Ang ganda ng views dito guys na. Okay. So pag umaga, tambay-tambay ka dito, kakape. Yan po yung makikita nyo. Okay. Yan. So this time guys, pag-uusapan po natin yung cost of labor, no? So dito sa amin, yung pinaka foreman is naglalaro po sa 600, no? So yung assistant na skilled niya po na kasama is 500 pesos and then yung helper is 300 pesos. Pero yung ginawa ko guys, pinausap ko si foreman, sabi ko na magdagdag po ako ng 50 pesos sa kanila bawat isa per day. Kasi dito sa probinsya guys, lalo na pag taga dito lang din sa inyo yung gagawa, dito kasi is nagpapakain po kami guys, no, ng umagahan, tanghalian, merienda, tsaka paghapon na is may pang inom-inom pa, no? Pero sa case po namin, kasi kami ng misis ko is may trabaho po kami guys, no? So yung ginawa ko is kinausap po si foreman na hindi na lang po kami magpapakain, magdadagdag na lang po kami ng 50 pesos sa kanila per day. Pero nagpo-provide pa rin po kami ng merienda nila tsaka pang inom-inom kung hapon, no? So yung overall na nagastos na po namin dito lahat-lahat, so kanina po kinumpute ko po yun sa notebook po kasi si Mrs. po yung naglilista, is lumalaro na po sa 189,000 plus, no? So pagpalagay na natin guys, 190,000, kasi minsan guys meron tayong mga hindi nalilista na mga binibili, no? Pero kanina chinat ko si Mrs. kung talaga bang yun na po yun lahat, pero sabi niya po may mga may get 5,000 pa po na hindi niya po nalista. So nasa 195,000 na po yung nagastos po namin lahat-lahat sa lahat po ng mga nagpagawa ng bahay ngayon. So good luck po sa atin. Talagang ang mahal na po talaga ng mga materials po ngayon, no? So pero ayos lang din guys kasi pag hindi po natin inumpisahan, talagang hindi po yan matatapos, no? Okay? So yun lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood and see you in my next vlog. Bye bye.